Happy Sunday! And of course, welcome to another episode of Eat, Pray, Love! We have a good news for everybody. My sister-in-law just gave birth. And we have a baby na sa kabilang bahay. Her name is Charlie. Charlie ang nickname niya. So, sobrang Charlotte happy. Margot. Yeah, that's sobrang happy. Sobrang timing siya sa topic namin ngayon. So, how are you? How are you guys feeling today? How is your Sunday? How was your week? And are you excited for the coming weeks ahead? Ako, excited ako palagi. Kasi marami akong naiisip na pwede natin gawin for the next few days. Alam, ang dami nang nakapila na gagawin. Tapos na-excite ako kasi alam ko pag nagawa natin siya, marami tayong matutulungan. Correct. Okay. So, sige, samahan nyo kami. This is actually episode 6 of Eat, Pray, Love. And tonight, we'll be talking about a topic na sinuggest po ng aming kaibigan na pare, no? Ang very much love namin, who's always there for us. Ang pangalan po ay Father Jeff Quintela. And ang sinuggest po niya is finding joy in the now, di ba? So, may tanong ako sa kanila, masaya ba kayo ngayon? Masaya ba kayo sa nangyayari ngayon? Masaya ba kayo at home? Ano ba ang difference ng happiness and joy? Can you define it for me? Ang happiness is, I feel yung pag may nakita ka, masaya ka. Mm-hmm. Pero ang joy kasi is more on inner. Diba? Inner. For example, kumain ka ng ice cream, masaya ka. Mm-hmm. Diba? Pag nakuha mo yung gusto mo, masaya ka. Mm-hmm. Pero ang joy kasi is much deeper than happiness. Yes. I would agree with that. How about you guys? Do you agree? Ano yung difference ng happiness sa inyo at anong difference ng joy sa inyo? So, sa akin, ganun din. Parang pareho lang talaga. It's gaya-gaya. How, it's not just a feeling, but it's a state of mind. Joy is a state of mind for me. So, ayos ba? Ayos. Dito na ba? Bakit ba ito yung naging topic natin ngayong gabi? It's a suggestion ni Father Jeff. Why is it? Ano? Anong tanong ulit? Sorry. Tinatanong kita, ano ba, bakit ba ito yung naging topic natin ngayong gabi? Hindi, kasi timing talaga siya. Because right now, we are facing a pandemic. We are in a pandemic situation. It's not really easy for most of the people in the world. Maraming taong nagko-complain, maraming taong naiinip, maraming taong uncertain, maraming taong nag-worry, maraming taong ang daming feels ngayon. Karamihan doon sa mga nakakausap natin, it's mostly negative feelings. And hindi natin sila masisisi. Of course, something's happening outside that we cannot control. So, ano gagawin natin for the things that we can control? Correct. Which is finding joy in the now. Like what my wife said, marami talaga nagme-message sa amin. And most of them are not just scared about the uncertainties that they're expressing, pero ang hirap makahanap ng rason para maging masaya araw-araw. That's true. No, kasi parang ang dami nang nangyayari. Yung iba bumabalik na sa trabaho, yung iba marami pang ring takot, yung iba hindi pa alam kung ano mangyayari sa kanila in the future. So a lot of people right now are really scared of what's going to happen to them. So when you are scared and when you are fearful, there's no room for you to find joy anywhere else. Okay. So, kaya ang ginagawa namin ngayon is that we wanted to share to you guys how you can actually find joy, especially in this pandemic that we are actually experiencing now. Joy is dependent on your heart's disposition. Oh! Sabi ni Brother Velden, really. We just wanted to give a general concept first of how to really find joy in the now. So, ang pinakauna talaga is it's always a choice. You cannot wait for joy to come. Kaya ang number one namin na how-tos para to find joy is stop waiting to be happy. Kasi right now, meron tayong situation that we can't control. So, anong gagawin natin? Maghihintay na lang ba tayo na matapos to? Tapos saka tayo sasaya? Or gagawa tayo ng paraan para sumaya tayo ngayon despite of the situation happening? Correct. Marami kasi nagsasabi na after a month, babalik na tayo sa buhay natin ng February. Sinabi natin yung dati. Oo, kami dalawa sinabi rin namin yun. Second week ng March, sabi namin, hindi, after 15 days, babalik naman tayo sa normal. Babalik na tayo sa dati. Until we realize na, it's not going to go back anymore to that same situation, to that same feeling, to that same area, to that same life, no? So, kailangan talagang gawan ng paraan. So, stop waiting to be happy. It all starts within us. It all starts with the decision na, hey, I have to do something about this. I have to move forward and be joyful in the smallest things that we have.
right now. For example, may mga singles na nagsasabi, grabe naman, wala na nga akong boyfriend at girlfriend, nagka-COVID pa, paano ko maghahanap? Paano ka magde-date? Diba? Or meron akong kakilala, naging sila bago ng COVID. Tapos after noon, nagkaroon ng lockdown, paano sila magkikita? Diba? So, sobrang saklap naman nun. Lalo na sa mga singles, no? Gusto ko lang sabihin, hindi lang ka-relationship ang magbibigay ng saya sa iyo. Ay, oo. Totoo yan. I remember when I was single, I really found joy in the smallest things kasi doon ko na-appreciate who I am as a person. Doon ko na-discover what I can do and what my potentials are. Kasi minsan pagka single ka with the pressure that's going on around you, oo, oh, diba? Pag mga parties, pag mga friends, ang dami kinakasal. Wala kang boyfriend, diba? Tanda-tanda mo na. Ganun, kailan kayo kakasal? Ganun, nape-pressure ka. So, tuloy. Dahil sa sobrang pressure mo, you feel bad about yourself. That's why you cannot find joy anymore. That's why we'll lead you to the second thing that we want to say. Appreciate the small things. Yeah. Make sure that you really appreciate the small things. Anong pwede nilang ma-appreciate? Una, yung time that is given to you right now. To rest. No, to rest. To be with your family. Appreciate that. Yeah. Ang hirap lang sabihin na we find joy and we appreciate the little things kung hindi yun yung focus mo talaga and you always feel that parang wala nang nagmamahal sa'yo, hindi ka na na-appreciate, yung ganun. So, and yung isang bagay, number 3, kasi kanina number 1 is stop waiting to be happy, number 2, appreciate the small things, number 3 is self-care. This is very important, nakakaligtaan natin, na even if we're at home, hindi naman pwedeng, alam mo yun, okay lang na hindi ka mag-ayos, or alam mo yun, nakapambahay ka palagi, gulo-gulo yung buhok mo, huwag ka maligo, huwag niyong gayaan, guys, di ba? Pero alam mo, there is such thing as, when you look good, you feel good. So, hindi ka pa naliligo ngayon? Hindi. Huwag, bakit mo kasi tinanong? Hirap ang sinungaling. What? Eh, kasi sobrang, busy ngayong, simula kagabi, at natulog hindi kami. Hindi ko nga nalote, sakala ko naligo ka today. Hindi ka pa naligo. Bakit ikaw, naligo ako. Yes, naligo ako today. Nina. Yes, naligo ako bago maggabay kaninang morning, naligo ako. Grabe. So again, self-care, very important po na kahit na nasa bahay lang kayo, although hindi naman kayo nagbibihis at hindi kayo lumalabas, you still have to take care of yourself. Yes. May, kasi eto lang ha, when you look good, you feel good. Sinabi ko na yun kanina, when you look good, you feel good. Di ka na naman nakikinig. So anyway, ay, wow. Talagang ganyan siya lahat ng videos namin. Pag may sinabi ako, inuulit na talaga. Ayan. So, ako, masaya ako pag di ako naliligo. So, I found joy in it. Hindi pwede yun! Hindi, pero alam nyo, maliligo naman ako mamaya. Maliligis pa ako. So, para isahan na, diba? So, anyway, yun nga. Self-care doesn't have to be, alam mo yun, doesn't have to be like luxurious self-care, derma, hindi nga pwede, walang ganyan. Smallest thing as magkulot ka ng buhok, mag-makeup ka, mag-lipstick ka, yung mga hindi mo nagagamit ngayon na makeup, gamitin mo. Kasi parang sabihin naman nila, grabe, nasa loob lang ng bahay, nag-makeup. Eh, siyempre, ako gusto ko naman magbuha maganda sa kausap ko video call, alam ko naman, malakmaan yung eyebags ko, ganyan, tapos gulo-gulo yung buhok ko, diba? Siyempre, you want to be presentable as always. Lalo na ngayon, we're working from home and there are a lot of online meetings. Siyempre, gamitin man may lipstick mo kasi pag di mo ginamit yan ng ilang buwan, baka ano na yan. Wow. Baho na yan. Kaya pala pinagsabihan mo ako nung nagpabango ako nung isang araw. Ang sabi mo sa akin, bakit maaamoy ka ba nila? Self-care yun. Oh, yun na nga. Eh, masaya ka nga dun eh. Diba? Masaya po kasi ako na mabango ako. So self-care. What are your self-care? Nakaligtaan nyo ngayong COVID, ngayong pandemic. Maybe you can share it with us. So, o kaya, bumili kayo sa amin ng pang self-care. Lumis pa, o, diba? Vlogging! 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 Diba? So, again, I think that's the third thing that we want you guys to make sure that you do, no? Do self-care. Kailangan talaga every single day, you take care of yourself. Siguro for married couples, isa sa mga self-care na pwede ninyong gawin is to appreciate your spouse, appreciate your partner, no? Find time to date. It's very important. For married couples, find time to date. Hey, marami kami ginagawa sa bahay. Maraming meetings, ang dami kong niluluto, ang dami kong, no? Find time to date. Find time. Do not let this crisis be an excuse for you not to grow your relationship. Yeah. Do not. And this is the perfect time that you guys talk. Yung mga hindi nyo na pag-uusapan kasi wala na kayong choice eh. Nasa bahay na lang kayo. So, pag-usapan nyo na yung mga important things. And
eventually, if you are open in communicating, you will find joy in that relationship. This is actually the best time for everyone to be creative. Yes, this diba? Is the best time. Maybe sa you mga can do single, things together. Yes. Sa mga singles naman, no. No. Ako pare, single ka pero may boyfriend ka. Tapos hindi pwede mo gawin? Ma'am, meron akong nakita na website na inintroduce sa akin ni Julie, yung friend ko. Yun, pwede kayo manood real time together with your boyfriend or girlfriend. So kunwari malayo kayo and you want to have a date night. Have a date night, movie together, YouTube together. Pwede nyo yun gawin. So real time yung walang lang. Eh paano pag wala naman silang boyfriend? How can they be creative in really finding joy? Sobrang dami, sobrang dami. Appreciate the time that you have. Kumari, may mga hobbies ka na hindi mo nagagawa when wala pang COVID. Maybe you can do it now. Mm. If a clean house gives you joy, ano gagawin mo? Maglilinis ka, diba? Kasi after nun, sobrang saya mo na kasi ang linis na. That's ako kasi hindi makapagtrabaho pag ang gulo-gulo. As in, hindi ako makapagtrabaho. Magulo ko na eh. Ay, hindi kaya. Ay, hindi ka agad, diba? That's true, nagliligpit yan. Nagliligpit ako agad kasi ayokong messy yung itsura niya. So, correct. I think you will be able to know what gives you joy when you really focus on the now and focus on yourself. Really focus on your strength. Ano ba ang strength mo? Diba? Ano ba ang galing na meron ka? Kung magaling kang magsulat, maybe this is the best time to write a book. Diba? Kung magaling ka sa mga videos and all, maybe this is the best time for you to do TikTok and share it to the world. Hindi lang yung mga sayo-sayo lang, marami na ngayong inspirational videos on TikTok. Ang masasuggest ko talaga is if you have a skill that you think is na ano tawag napabayaan mo, ito yung time para to enhance it. Kasi correct. You have a lot of time. So, correct. Huwag naman yung mag-TikTok ka na lang everyday. Ano bang intention mo pag nagti-TikTok ka? Yun ang gusto kong tanongin. Does it give you real joy or fake joy? Pwede kasi yan eh. Kasi maraming tao na pwede nilang escape ang TikTok sa mga gawaing bahay or correct. Escape sa TikTok sa kalungkutan. Hindi, dito na ako masaya eh. Again, iba po ang saya. Ang masaya sa talagang ligaya. Yun, ang ligaya is joy, di ba? Ligaya. Oo nga, no? Kaya diba? Nga pa, nakakatapos lang ng ang huling El Bimbo online. Di ba? So, iba po ang masaya sa ligaya. If you feel that you find joy in talking to people or making people happy, then you can do something about it, like connecting with people. Tama, parang Marie Kondo, may spark joy. I think one of the best things for you to really acknowledge if it's true joy that you feel, there's peace. Authentic talaga yung saya. Sa pamilya, sa parents na bombarded with work, even at home, chores, even at home, what finds you joy? I guess what finds you joy is your kids. Correct. Getting to know them, this is the perfect time. The perfect time to get to know them. Get to know them, maybe na may mga na-miss kang mga moments because their of work, yes. Yun, so this is the perfect time to... Ano yung term? Nalimutan ko tuloy. Ay, nakalimutan ko yung term. Basta yun, this is the perfect time na mabawi nyo yung And lastly, we speak about joy that's felt inside your heart and that's really calm and peaceful. I think the best person that can give us true joy and authentic joy and genuine joy is God. Oh, I don't know with you, but yeah. Every time I pray, I really feel at authentic peace. Joy. Yeah, mm-hmm. Talagang masaya ako. There's a certain kind of calmness. Security. Alam niyo, my security. Every time we pray, kasi kami naging ano na namin eh, naging habit na namin ng asawa ko for the past, I think more than 3 months, magti-3 months na every night talaga kami nagdadasal. Every time, no, we pray the rosary, we pray our novenas, joyful eh. Oh, joyful. Kaya ang tulog natin lagi restful eh. Restful, no? Talagang that's true. Calm talaga siya, kaya ang gising natin hindi mabigat. Hindi mahirap, hindi pero pilit. Pero minsan masungit ka pa rin. So, ay, wow. Late na tulog, tas maaga nagising. Ay, sungit. Wow. So, yun. Hindi ko, ewan ko na lang kung... Kaya minsan naglalight na lang din talaga ako ng kandila dito. Father Jeff, maubos na po yung press contents Okay. On national TV. Nakakatulong po talaga yung blessed candle sa pagpapakalma ng aming isipan at puso. Talagang dito mo talaga din ni Claire na masungit ako eh. Oo, masungit. Parang kanina. So, Okay. So, basically, it's what we want to just share it. To just share you. Share with you. Share you? Sorry, perfect eh. No? Yun. So, una, stop waiting to be happy. Yeah, hindi darating ang happiness. Yes. Ooh. You have to go and find it. Joy. You have to exert all effort for you to really find joy in your heart. No?
Appreciate the small things. Appreciate the small things. Things, buhay ka, those are the little things, no? Healthy ang parents mo. And at times, we tend to neglect that, no? We tend to take that for granted. So, appreciate the little things because those little things will actually lead you to greater joy. Yeah, and lastly, self-care. 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 It's important because when you look good, you feel good. Depende na lang kung anong definition niyo of looking good. So, if you find joy in having self-care, then do it. And lastly, is pray. Yeah. Pray to God. Kasi siya lang yung naman nagbibigay ng true joy sa atin. Correct. Just want to leave you with this. Ang dami na pong nega sa mundo. Huwag na tayong dumagdag pa. Let's spread positivity. Yun lang, everyone. Thank you for joining us. We hope that we were able to share to you finding joy in the now because this is what we all need. So if you like this video or maybe you want to share it with your friends na may kailangan nito, and we invite you also to like and subscribe our YouTube channel. It's Mike and Maine Ibiernas. Thank you so much for joining us this Sunday. Good night.